another vlog. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang aking homemade crispy kalabasang okoy with a prawn. Ito ay super daling gawin. Alam ko na kayang-kaya niyong gawin. So maraming mga nag-message sa akin kung paano ko ito ginagawa. So sabi ko, gagawa ko ng tutorial. So para magawa niyo siya sa inyong sarili-sariling bahay. Ito ay good for ulam, merienda, or pwede ding pang negosyo. Super dali niyang gawin, promise. Hindi kayo mahihirapan. So, ito pala yung ating mga ingredients. So, simulan natin sa ating canned pumpkin. Ayan. So, ang tawag namin sa kalabasa na ito ay canned pumpkin. So, meron tayo nung onion. Meron ako dito nung salt. So, meron ako ditong 1 cup of flour. Meron din akong pepper. Meron ako nung tubig. So, meron akong 2 cups of water. So, pag sobra siya or pag kulang, dadagdagan na lang natin. Tsaka dun sa ating flour. Hanggang makuha natin yung right consistency. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. So, meron tayo nung corn flour. Ayan. So, importante na meron tayong corn flour para ma-achieve natin yung crispy okoy. So, any brand naman is okay as long as corn flour siya. Tapos, meron ako dito nung school prawn. So, ito yung mga prawn na maliliit. So, ito ay ang sarap nito sa okoy. Tapos dito, ito yung mga ibang gamit natin. So, meron ako dito nung palanggana. Meron ako nung peeler para sa ating kalabasa. So, ito yung gagamitin ko pang balat. Tsaka yung para makuha natin yung magandang strand ng kalabasa. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. Meron tayong whisk, tong, sandok, ayan. So, itong mga gamit na to, napakadaling makita sa mga kitchen nyo. So, ayan guys, babalatan ko na pala yung ating kalabasa. So, gagamit ako ng peeler para madali siyang balatan. So, guys, pala sa Philippines, may mga ready ng kalabasa na nakagayat. So, pwede kayong bumili sa palengke, magtanong lang kayo. So, ayun, mas madali siyang gamitin kasi yun ready na siya. So, ayan, babalatan ko na yung ating kalabasa. A few moments later. So, ayan guys. Nabalatan ko na yung ating pumpkin. So, ito na siya. Ayan. Ayan. Malinis na siya. So, ang galing ng aking peeler. So, start na natin siyang i-grate. So, sa Pinas nga pala yung ibang ginagamit nila. Hahatiin nila sa gitna. Tapos, gagamitan nila ng ito, yung pangkayod ng buko. Alam ko merong malaki yung butas nito tsaka mas makapal siya. So, magtanong na lang kayo sa palengke, ha? Pero, ayan yung isa pang option. Pero, for the meantime, ang gagamitin ko yung aking yung pang-grate ko ito. Super ganda nito. So, sobrang useful niya. So, start na natin siya. Tingnan nyo, ha? Para tong magic. Kung gaano siya kagaling. Start natin siya. Medyo matigas lang ating pumpkin. Kailangan malakas yung braso mo. Ayan, so importante pala na lagi kayong maghugas ng kamay, ha? So kahit anong lulutuin nyo, importante na laging malinis ang kamay nyo. So bakit ganito yung ginagawa ko na pang-grate? Ganito yung ginagawa ko kasi para maganda yung itsura ng ating okoy. So, mas maganda siyang tignan. Although, pwede nyo din gawin yung hahati-hatiin nyo lang siya. Yung normal na pagkat lang ng pumpkin. Pero ito, mas maganda yung look niya. Mas presentable siya. So, ito guys, yung mga nag-grate ko na. Pero, mag-grate pa rin ako. Ayan, para siyang spaghetti. Tingnan nyo. Para siyang pasta. Ang ganda niya, oh.
Ang ganda ng color. So, ito na yung nag-grate ko na kalabasa. Wow! So, cut naman tayo ngayon ng onion. So, ayan, lagay na natin yung ating onion. Tapos, sunod na natin ang ating corn flour. So, wag muna ninyo ilagay lahat. Tansyahin muna natin siya. So, importante dito na fully coated ang ating pumpkin. Ang ating kalabasa at ang ating onion. So, makikita nyo siya. Pag enough na yung paglagay nyo ng corn flour, pag siya ay fully coated na. So, malinis po ang aking kamay. Don't worry, kahit wala akong gloves, malinis po ang aking kamay. Ayan, so kulang pa siya. Add pa tayo. So, ito yung secret kung bakit crispy ang ating okoy. Sa ating corn flour. So, ayan, lagyan na natin siya ng pepper. So, ayan, nalagyan na natin yung ating pepper. Tapos, ayan, ito yung consistency na sinasabi ko sa inyo. So, ayan yung ating pumpkin, ayan. Tsaka yung ating onion ay fully coated ng corn flour. So guys, let's do the butter. So ito yung flour mixture natin. So meron akong 1 cup of flour. Meron tayo ng 2 teaspoon of salt. So i-mix lang natin. At bit by bit, maglagay tayo ng ating tubig. So meron ako ditong 2 cups of water. So tingnan natin kung enough na to or sobra siya. Hanggang ma-reach natin yung consistency na gusto natin. So, gusto natin dito hindi siya yung malapot. Gusto natin yung medyo ano siya, watery. So, ito yung consistency na hinahanap natin. Ayan, so ipapakita ko sa inyo. So, continue whisking lang until mawala yung mga lumps, yung mga buo-buong harina. So, kung makikita nyo, siya ay medyo watery. So, hindi siya malapot. So, ito yung butter na kailangan natin. A few moments later. So, ito yung aking setting. So, ito yung ating kalabasa. So, ito yung ating school prawn. Ito yung ating butter. Flour mixture. So, ito yung mga iba kong kailangan na gamit. Yung ating pang mold. Pang, ba to? Ito. Ano tawag dito? Spatula. As ang ating tongs. Tapos, nag-preheat na pala ako ng ating mantika. So, makikita nyo, marami tayong oil dahil ang kailangan natin ay deep-fried na okoy. Mas crunchy siya. Tapos, meron tayo dito nung, ito meron ako ng cooling rack. Ilagyan ko lang siya ng tray sa ilalim para masalo yung oil. So, dyan natin i-drain yung ating okoy para mawala yung oiliness. So, ito yung aking molder. So, you can use yung platito na malukong, yung medyo malalim, instead of this one. Or, pwede kayong gumamit ng sandok. So, mag-start na tayo sa ating pagluluto.
So, maglalagay ako ng ating kalabasa mixture. Lagay tayo ng ating prawn. So, depende sa inyo kung gano'ng karami ilalagay nyo. Ayan, dahil generous ako, marami ilalagay ko. Tapos, lagay tayo ng ating butter mixture. So, konti lang yung paglalagay, ha? Konti lang yung paglalagay na gagawin nyo. Ayan, this is enough. So, bago natin siya ilagay sa oil, ayan, ganyan yung itsura niya. So, make sure na mainit ang ating mantika. Ayan, kaya importante na deep fry kailangan ng ating opo. Lagay pa tayo ng isa. So, ang procedure na ito ay paulit-ulit lang. Super dali dito, kaya-kaya nyo gawin. Fry lang natin to until mag-golden brown. So, tignan nyo sila kung gano'n sila kaganda. Thank you.
So guys, there you have it, ang ating crispy okoy kalabasa with a prawn. Diba guys, sobrang dali niyang gawin. So please guys, kung na-try nyo yung recipe na to, please tag me sa aking Facebook at sa aking Instagram account para makita ko yung ginawa nyo. So tignan natin siya ngayon kung gaano siya ka-crispy. Ayan yung ating sample. Tignan nyo ha. Ayan, ganyan siya ka-crispy. Sobrang crispy niya. Ito ay good for merienda, ulam, at pwede ding pang negosyo. Ayan. So, magandang partner nito, yung favorite niyong suka. Ang crispy guys, sobrang sarap. Alam kong hindi kayo magsisisi pag na-try niyo to. So, if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye-bye! Happy cooking guys!